Ayan, good morning mga kabayan, at J Vlogs TV nga po ulit ito. At welcome back ulit sa ating panibagong vlog na gagawin. At ngayon po pala mga kabayan ay nasa Buen Camino Street tayo, na kung saan magbibigay tayo ng updates dito nga po sa Estero de Aviles, na talaga namang mapapawaw talaga kayo sa kalinisan ng estero na to. At syempre ito po, kung makikita nyo pa lang dito sa bungad na to, makikita agad natin at kapansin-pansin na itong mga vertical plants, no, na linagay po nila dito mismo sa pinaka Estero de Aviles. So bali itong bridge na to, ito po yung bridge ng JP Laurel. Bridge number 2 po ito. Kasi ang bridge po nasasakupan ng JP Laurel, bali tatlo po siya mga kabayan. Doon po yung unang-una po is doon po sa may Estero de Sampaloc, at dito po sa may Estero de Aviles at Estero de Uli-Uli. Bali ayan, tatlo po yung nasasakupan niyang bridge dito. At ngayon, magbibigay tayo ng updates doon sa inyo mismo sa pinaka-subject talaga natin. So ito po ay pauna pa lamang, no, sa ating video, at makikita natin yung kapansin-pansin na maganda na talaga siya, no. So hindi natin alam, no, kung ano yung kakaibang ganda pa sa pinakaloob-looban nitong Estero de Aviles, kung ano nga ba yung mga kaganapan na nangyayari ngayon doon. So tara mga kabay, samahan niyo ako at papasyal ko kayo dito sa pinakamagandang estero daw, no, dito nga po yan sa may Estero de Aviles. So let's go. Wow mga kabayan, kung makikita nyo po, grabe yung ano dito, yung ganda, no, nitong Estero de Aviles. Yan, as you can see, ito pong mga makikita nyo yung sheet pile at yung pinakalising ay bagong install lamang po ito. At tingin ko, nasa 2 buwan pa lamang po ito, no. Pero yun lamang po ay sa aking palagay lang. Parang tingin ko lang naman ay 2 buwan pa lang ang nakakalipas mula nung ito ay ikabit dito. Ayan. At syempre, meron po silang maliit na parang ano, yung floating bridge. Kung makikita nyo dun sa Estero de San Miguel, gantong-ganto po siya. Dito naman po, ginawa po nilang parang pinakabalsa nila para madakot po nila yung mga basura. Dito mismo yan sa may Estero de Aviles. At kung mapapansin natin yung taas na itong tulay na to, dito sa may bridge ng Buen Camino, makikita po natin yung mga sakusakong basura na nagmula po yan dito sa pinaka Estero de Aviles. At yan po, continuous pa rin po ang paglilinis dito. At halos araw-araw po itong nililinis mga kabayan, itong Estero de Aviles. So punta pa tayo dun sa unahan mga kabayan, at tignan natin yung mga kapansin-pansin talaga na pagbabago dito at kamanghang-manghang tanawin, no. At kung makikita nyo na, ay napaka ganda talaga dito at napakalinis nung estero na to. At syempre, no, dito po, dito naman po sa may gilid nitong Estero de Aviles, makikita po natin yung mga puno na nakatanim dito. Kaya tuwing dadaan po kayo dito, yung mararamdaman nyo po ay malamig siya, dahil na rin po yan sa mga punong nakatanim dito. Na alam naman po natin kung ano yung magandang benepisyo, no, na ibibigay sa atin ng mga puno, di ba? Ayan, kung makikita nyo, wow, grabe. Sana lahat ng estero maging ganito yung itsura niya, no. At wait lang ha, bago po tayo magpatuloy, may mga ibang kababayan po tayo na nagtatanong kung ano nga ba daw yung leasing, no. Ayon na rin po dun sa tinalakay natin sa Arroceros Park, yung ginagawang malaking drainage po doon. Bali itong leasing naman po mga kabayan, bali siya po ang nagbibigay protection doon sa mga sheet pile na naka-install nga po dito para mas lalo po itong tumibay. So bali ito po yung nagpo-protect at nagsusupport dito sa sheet pile na to para kahit papano hindi po siya gumuho or ma-disalign. So ginamitan po nila nito nung leasing na to para nasa ganun hindi po nila yung tibay, no, at mapaganda yung pundasyon nito. Ito
At ngayon po mga kababayan ay kasalukuyan pa rin po itong nililinis at hinuhukay po no yung estero na to at tinatanggal po nila yung mga borak. Ayan, makikita nyo naman no, grabe, kapansin-pansin talaga yung improvement nito. At pasensya na mga kababayan kung sa unahan hindi na po tayo makapagpatuloy na magbigay ng update sa inyo dahil hanggang dito lang po yung pwede no, or hanggang dito lang po yung allowed na makapagbigay tayo ng impormasyon no. Pero sa unahan po kasi is restricted area na po siya at nandiyan din po kasi yung mga equipments ng DPWH. So hanggang dito lang tayo pwedeng mag-cover at hanggang dito lang tayo pinayagan nung punong barangay po dito sa Estero de Aviles. Pero kung makikita nyo po mga kabayan, no, grabe. Mapapawaw ka talaga sa ganda na ito. Malinis na po siya. At ito po pala ay karugtong ng Estero de Sampaloc. Sa pag binaybay po natin magmula dito hanggang doon sa pinakaunahan at pag kumaliwa po tayo dyan, yan na po ang Estero de Sampaloc. Na ang Estero de Sampaloc naman po ngayon ay kasalukuyang ginagawa na rin po at binabago po nila doon yung mga fence na katulad po nito mga kababayan. At ganun din po sa Estero de Binondo. Kung may papansin nyo po doon, magko-cover tayo doon na binakuran na po nila ng ganto katataas. Yan, para po hindi na siya tapunan ng mga basura. Kaya napag-isip-isip po nila or napagtanto nila mga kababayan na lagyan na lamang po ng mga matataas na fence na katulad po nito. Yan, so ngayon mga kababayan, nandito na tayo sa baba nitong Estero de Aviles para tingnan din natin yung mga halaman na nakatanim dito ngayon. Ayan. At malaking tulong po yung mga halaman na yan para dito sa Estero de Aviles. Ayan. So mga kababayan, ano po sa palagay niyo yung mga progress na nakikita niyo po dito sa Estero de Aviles? I-comment niyo po dyan sa baba at kung may mga suggestion naman po kayo, pwede niyo pong i-comment dyan sa baba. Alang sa ganun, maiparating po natin yan sa mga kinauukulan, yung inyong mga suggestion para mas lalo po natin itong mapaganda no, itong Estero de Aviles. Napaka-presko dito, mga kabayan, dahil siguro sa mga puno. At mga kabayan, no, may napansin din ako dito, no? Ito palang mga poste dito ng ilaw. Ayan, lahat po yan ay naka-solar panel, no? Kaya tipid po sa kuryente. And kung makikita nyo po sa pinakatuktok na itong poste ay may makikita tayong solar panel na siya naman po ang magbibigay supply no ng kuryente para po tuwing sasapit po ang gabi ay magbibigay naman po ito ng liwanag dito. So malaking tulong po itong solar panel nang sa ganun ay makakatipid po tayo sa kuryente. Ayan. At lahat po ng mga poste dito mga kabayan, magmula po dito hanggang doon sa dulo, pinakadulo pa, lahat po siya naka solar panel. At ito mga kabayan, ito naman po yung pandakaki no, kapag lumaki na siya. Ayan. So ito sa ngayon, yung mga nakikita natin pandakaki dun sa ibang mga estero o sa mga park, kapag maliliit pa, iba yung itsura niya. Pero kapag malaki na, so ganito yung nagiging itsura niya mga kabayan. Yan, pandakaki po yan. Pero hindi yan sampagita. Inuulit ko, hindi yan sampagita mga kabayan. Yan, ganun din to. Ito naman po ang tinatawag na pandakaki silver. Bali, dalawa po kasing uri yung pandakaki mga kabayan. Isang pandakaki green at isang pandakaki silver. Bali, ito po yung pandakaki silver. Ito po. Ayun no, ang dami mga puno dito. Ayun, may nakita tayo mga kabayan no, na kung tawagin ni tambis no. Sa Tagalog naman, makopa. O yan. Kinakain po yan mga kabayan, masarap yan ha.
Pero hindi ko alam sa iba kung na-attempt nila yung lasa niyan. Pero para sa akin naman, para sa akin lang naman ha, masarap yan. Pero ewan ko lang sa inyo kung nasasarapan kayo sa lasa niyan. So, ang dami ko nang sinasabi mga kabayan at dito ko na nga paputulin ang maiksing video na to. At kung gusto niyo naman po ng mga katulad ng video na to, please bigyan niyo po ito ng thumbs up. At kung bago ka naman po sa aking YouTube channel, huwag niyo po kong kalimutan i-subscribe. At i-hit niyo na rin po yung bell notification sa gilid para lagi po kayong notify every time po na may mga panibago tayong uploads. Once again, God bless everyone at mag-ingat po kayo palagi. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang vlog na gagawin katulad po nito. Bye-bye!